Hanap ko yung tropa ko. Sabi niya, mag-i-start na daw siyang mag-vlog eh. Ewan ko kung talkies lang eh. Naman siya dito sa kanto na to. Wala siya. May nagbablog daw, may nagbablog. Vlog daw, vlog. Hello, idol daw. Di ba nalala ako kilala? Ang init, grabe. Ay, bre. Ayos ako, bro. Ganito ako ng bata ako eh. Lagi ako nasa kalye kahit mainit. So, masarap din bumalik sa pagkabata. Minsan, no? Magkikita daw kami. Papakita niya sa akin yung vlogging setup niya. Uy, hindi pa siya nagre-reply sa messenger ko. Bakit kaya? Anong oras na ba? Meron din mga bata rin naman palang nasa labas. Kuya Idol daw. Para makasama sila sa vlog ko. Kaya bilis! Galit yung aso. Hindi ako taga barangay ah. Yan po yung mga makukulit na bata sa tanghali. Oh, kaway kayo, bilis! Kaway, kaway! Hindi kayo makikita dyan. O, oh, yan ah. Oh. Anong pangalan mo? Sar. Si Sar, ikaw? Thor. Peng, peng. Kayo ba yung Avengers? Sama niyo si Thor eh. Nakabike na si Thor ah. Ano yung YouTube niyo, kuya? Gusto mo ba ako i-subscribe? Para makita ko kay ate. Pa-subscribe mo ako sa ate mo. May YouTube channel ka din ba? Si ate lang. Eh, kaway kayo. Hello. Oo, sabi mo. Please subscribe. Please subscribe. This channel. Okay. Very good. Mababait naman pala itong mga batang to eh. Ayun, tuwan-tuwa sila. Eh, sasama daw sila sa YouTube. Ayun, mabalik na nga ako. Kumaya na lang. May mga tol. Ito tayo. What's up mga tol? Welcome back to my YouTube channel, no? At kung bago ka naman sa YouTube channel ko, palagi kayong welcome dito sa YouTube channel ko, no? At gusto kitang pasalamatan dahil clinic mo itong video na to. Sana hindi ka magsisi sa uli. Kung mapapansin nyo na parang, parang Muslim dito. Parang akong Muslim dito sa aking outfit. Kung meron kayong mga kahilingan o kung gusto nyo magpahula, please subscribe my channel para ma-update ka sa mga panghuhulang gagawin natin ngayong araw. So yun mga tol, ang topic natin for today tungkol sa kung paano ka ba magsisimula sa YouTube channel mo. Basta ganun. Ang totoo, hindi po ako Muslim mga tol. Shout out po sa mga kaibigan kong Muslim. Ito pong damit ko ay 100 years na po sa akin. Bigay po ito ng isa sa mga tropa. Nung tumutugtog pa kami sa bar, galo niya lang sa akin. So hindi yun po ang topic natin ngayong araw. So hindi to tutorial about kung paano ka mag-create ng YouTube account mo or kung paano i-set up yung YouTube account mo. Hindi po ito ganun. So kung napanood nyo yung previous video natin, ang topic ko dun ay tungkol sa mga kagamitan at mga parapernalia na ginagamit natin sa pagbablog. Kung meron ka na nun, po, pwede na tayong magsimulang mag-vlog. Meron kasi ako mga kaibigan na gusto nila magsimula ng YouTube channel kasi nakita nila na nakapag-umpisa na ako. Tinatanong nila ako kung paano ba ako nagkaroon ng lakas ng loob at ang lakas ng tunog. Tunog ng pupukan. Ayan o. Lakas ng martilyo. Lakas po ng loob kung paano ako nag-umpisang mag-video. So hindi pa niya sinabi ng kapal lang mukha para makapagsimulang mag-video. Marami po sa atin na gusto niyang simulan ang YouTube channel pero nahihiya siya sa mga sasabihin ng mga tao doon sa gagawin niyang video. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong magsimula. Kasi masyado tayo nag-overthink doon sa mga sasabihin ng mga bashers at mga taong mahilig mamula at manira ng diskarte kapag meron kang bagong pinaplano sa buhay mo or may bago kang ginagawa
ginagawa para umunlad ka. Marahil, ang tao na to ay hindi rin kayang gawin ang ganitong mga bagay. Alam naman natin ang salitang crab mentality. Dahil siguro, hindi nila kayang gawin ang mga bagay na gusto mong subukan. Siguro, ang gusto nila ay hanggang dyan ka na lang din. Baka naman, meron silang pinagdadaanan. Kaya ang gawin mo, magpasensya ka na lang at ituloy mo yung plano mo kasi yun ang mas importante. Pero mga tol, hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa'yo kasi kung makikinig ka sa mga ganong klaseng mga komento ay natalo ka na agad bago ka palang nakapagsimula. So sayang lang yung binili mong mga gamit. Hindi mo rin siya maa-apply kasi nagpapatalo ka dun sa emosyon mo. Iba kasi sinasabi na hindi nila kaya magsalita sa camera or natatakot sila sa camera. Tingin ko, hindi yun ang dahilan kung bakit ka natatakot magsalita sa camera. Isa sa mga dahilan ay yung natatakot kang pagtawanan dun sa ginagawa mo. Isipin ng tao na ano ba yan? Para naman baliw yan. Ano ba yan? Para naman tanga yan. Kung ano-ano yung mga iniisip. Kung ano-ano na lang yung ginagawa niya sa buhay niya. Kung ano-ano na lang yung mga pinapasok niya. Wala naman nangyayari. Kung ano-ano na lang mga kalokohan na pumapasok sa ulo niyan. At kung ano-ano pang mga ganitong klase mga komento. So imbes na masira ang loob mo, gawin mo itong challenge sa gagawin mong plano o sa pangarap mo sa buhay mo. Gamitin mo silang inspirasyon para patunayan sa sarili mo na kaya mo tong mga bagay na to. Dahil lahat ng mga failures at success natin sa buhay ay walang ibang dahilan kundi tayo lang din mismo. So hindi lang naman to applicable siguro dito sa pagbablog natin, applicable din to sa mga iba pang mga pangarap natin para tayo magsisimula. So huwag tayong magpapatalo or huwag tayong masisiraan agad ng loob. Dahil sa totoo lang, nandyan lang talaga sila at hindi yan mawawala dito. At part din ito ng ating ginagawa. Natural na mag-comment itong mga tao na to sa'yo ng kahit ano. Kasi hindi naman ipinagbabawal na mag-comment sila. Depende na lang sa'yo yun kung paano mo iti-take yung mga ganong klaseng komento or paano ka magre-react sa mga komentong ganito. Hindi natin mapiplease lahat ng mga taong nanonood sa atin. Ganito lang. Meron tayong type ng music na gusto. Meron din tayong klase ng pagkain na gusto. Iba-iba din yung taste natin sa pabango. Kanya-kanyang taste sa damit. Parang ganun. Pagdating naman sa mga viewers, merong manonood ng 10 segundo. Merong manonood ng mga 20, 30 seconds sa atin. Pero aalis sila agad dahil ayaw nila. Karapatan nila yun. So, ang gagawin mo, ikaw ang magpapaganda sa sarili mong channel o sa sarili mong video para ma-appreciate nila. Mas marami pa rin namang mga tao ang nakakaintindi sa mga ganitong bagay dahil alam nila na mayroong mga tao na nag-succeed na dito sa ganitong klaseng career. At alam din ng tao na yan na may katuturan niyang ginagawa mo. Kaya nga sila nakakanood ng YouTube eh. Kasi naghahanap sila ng may katuturan. Bigyan mo rin ng katuturan yung video mo. Kung tutorial lang video mo, or kung gusto mong magpatawa sa video mo, or kahit na ano pa na gusto mong i-share. Basta makakapagbigay ito ng benefit sa mga manonood sa'yo. At isa pa mga tol, no, hindi rin hadlang ang edad para makapagsimula ka dito sa YouTube. Meron nga nakikita bata na nagbablog na. Meron din may mga edad na nagbablog. Pwede mo naman gawin yung mga gusto mong topic sa video na to. Basta i-consider mo palagi yung policies ni YouTube para hindi ka ma-strike. Mga bata ako nakikita kung ano-ano lang yung mga binablog nila. Lalakad sila, saan-saan, sa school, bahay nila, kung ano-ano yung mga binablog nila. Nakikita mo yung channel nila no, na lumalago pero nakapagsimula sila. Yung mga ganong mga batang mga YouTuber ako nakita na makikita mo yung post nila sa video, eh mga ano na, nasa 30 na, mga ganun na yung mga uploads nila. At meron din mga may edad na nagsimula mag-YouTube. Katulad yung may mga nakita ako na YouTuber na, pero nasa ibang bansa sila, may edad na sila, kung ano na yung mga pinapakita nila sa vlog nila, yung lugar, magagandang lugar, na napuntahan na nila, sineshare nila sa mga viewers. Mga ganun, nakapagsimula sila ng ganun, video-video lang muna, konting salita. Unang video ko na in-upload, nagigitara ako, yun ang unang in-upload ko sa YouTube. Mga ganun, or kung senior ka na. Marami rin namang pwedeng gawin eh. Itong mga mahal natin mga senior, eh nasa bahay na lang madalas. Kung ano na lang magawa nila, magluto, mag-tour sa bahay nila. Pwede rin naman na gumawa sila ng mga tutorial, katulad ng how to brush the pustiso, unboxing wheelchair, mga ganun ba? Biro lang yon, pero marami rin talagang pwedeng gawin. Sabi mga senior din talaga na jolly, groovy pa, ganun. Ang ibig ko sabihin doon, kahit anong edad mo, kahit may kapansanan ka pa, na hindi hadlang yon para makapag-YouTube ka. Meron pa nga ako nakita eh, meron siyang left lip ba tawag doon? Meron siya ditong bingot. Pero wag ka, ang dami niyang subscribers, tapos idinemo niya yung bago niyang camerang nabili dahil sa pag-YouTube niya. Dinemo niya yon kahit na meron siyang ilalagay niya na lang ng
subtitle yung screen niya para mas maintindihan yung mga sinasabi niya. Kita nyo yun? Mas marami pa yung subscribers niya kaysa sa akin. Nakapagpundar pa siya ng camera na DSLR ba yung binili niya? Nakalimutan ko na eh. So, isearch nyo lang yun. Hindi ko na matandaan yung channel niya eh. Natuwa lang ako dun sa napanood ko sa video niya kasi naghahanap din ako ng camera na mga cheap na camera na pwedeng pang vlog. Kaya nakita ko yung post na yun. Isipin nyo ha, hindi had lang tong mga bagay na to para makapagsimula ka, di ba? Kita mo, di ba? Napaka-swerte pa rin talaga natin, lalong-lalo na wala naman tayong pansanan. Kung yun nga eh, nakapagsimula eh tayo pa. Kahit na alam natin na maraming judgmental sa mundo, pero hindi naging hadlang yun. Parang simula niya yung YouTube channel niya, di ba? Ewan ko na lang kung ano ang gagawin mo sa dami ng mga sinabi ko at ayaw mo pa rin simulan. Eh sayang naman itong mga sinabi ko. Biro lang. Simulan mo na, Tol. Alam ko kaya mo yan. Maniwala ka sa sarili mo. Nauna, huwag mo nang ipagpabukas. Kasi nagugutom na ako. Naamoy ko na yung ulam natin. Shoutout pala kay Margaret and Atara Lagota. Thank you for watching my video. So hanggang dito na lang po ang video na to, no? At sana meron po kayong napulot dito sa video yung ginawa ko. Na wala po akong ginawa, kundi dumaldal ng dumaldal. So hanggang sa muli mga tol. At kung nagustuhan mo naman tong video na to, so pwede mo na siyang i-like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads natin. Okay? So palagi kayong mag-iingat dahil laganap pa rin ang COVID-19. Hanggang sa muli mga tol. Adios!